Ito yung balita kanina. De Lima disappointed after prosecutors asked judge to stop handling her case. Ayun. Ano nangyari dito? Basahin natin itong balita ni Crappler. Siyempre, magbibigay po kayo muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po yung magpadala sa Pilipinas ng wala pong remittance fees sa pamamagitan ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang, mga kutsero, no, i-download ang Sendwave app. Gumawa po kayo ng account at i-register yung bank account details at pwede na po kayo magpadala sa GCash, cash pickup sa mga iba't ibang pawn shops at of course, bank transfer sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett, ay pwede pa po kayong makakuha ng additional $20 na libreng credit. Gamitin na po si Sendwave, mga kutsero, for all of your remittance needs. Okay. Detained former Senator Laila De Lima, in a statement issued Friday afternoon, July 7, expressed disappointment after the prosecution asked the presiding judge to stop handling her remaining drug charge. Tapos, ang ginawa ng mga ating prosecutors, no, team of prosecutors, the prosecutors filed a motion made public on Thursday, caused the judge to inhibit from the De Lima case. Nag-inhibit yung bagong judge. Diyos ko. Mag-inhibit naman to si Judge Alcantara. Bakit? Yun po ay dahil sa sinabi ng mga prosecutors natin. Yung grupo ni Attorney Darwin Cañete. Yan, sila-sila. So, ayun. The new judge assigned to handle the remaining drug charge against De Lima hasn't even held his first hearing when he recused himself on Thursday just hours after state prosecutors questioned his impartiality because he had acquitted the former senator in a similar case. Yun. So, yung mga prosecutors natin, sinabi, eto, mga ma'am sir, Judge Alcantara, di ba ikaw yung judge dun sa huling kaso? E di ba nanalo si De Lima dun sa huling kaso? Baka naman iba na yung maging resulta ngayon. So, ang sabi ng panel of prosecutors, dahil ipinapanalo mo na sila, si Laila De Lima dun sa nakaraang kaso, baka bias ka na. Kasi meron ka ng nabuo na opinion sa isang kaparehong kaso neto ni Laila De Lima. So, mas maganda, please excuse yourself. Ayan. Umagree si Judge Alcantara. Gusto niyo yan? Walang problema. In a 4-page order, Presiding Judge Abraham Joseph Alcantara of Branch 204 of the Muntinlupa City Regional Trial Court granted the motion for voluntary inhibition filed by the DOJ to erase any doubt as to the impartiality of the court. Nauubusan ng judge to si De Lima, maniwala kayo. In their motion, the state prosecutor said that the second was a near identical case to the third. Yung nanalo pong kaso yung last time, yun po yung second. Kasi ito yung pangatlo na. And the judge may therefore similarly decide on it. Simple talaga yun, mga kutsero. Having adversely decided against the people in the previous criminal case number 17165, the undersigned panel of prosecutors cannot help but be apprehensive that the honorable presiding judge will carry over his perceptions to the instant case. Alcantara maintained that this decision on the second case cannot be said to have traversed the line that divides neutrality and partiality, and sinabi niya na it's based on the evidence presented to him and conduct observed. Kung naalala nyo, mga kutsero, yung nag-desisyon kasi ni Alcantara during dun sa second case. Ang nangyari kasi dun, yung isang testimonya na winidraw or niretract, what's his name? Ragos. Yung testimonya ni Ragos, di ba, niretract niya. Ang sabi nung judge, ito si Alcantara, si Judge Alcantara, sabi niya, kahit na kapag sa retraction ng mga sa retraction ng mga testimonya, usually it is frowned upon, parang ganun. Hindi natutuwa ang korte sa ganyan. Pero yung testimonya na niretract daw ni Ragos ay yung testimonya na magkoconnect kay Laila De Lima doon sa krimen. At dahil nawala na yung testimonya na yon, wala nang ibang ebidensya na pwede pang mag-connect kay Laila De Lima doon sa krimen. So, nag-decide si judge na okay, not guilty. Kasi wala kayo napakitang ibang ebidensya na magkoconnect kay Laila De Lima doon sa krimen. Alcantara said, however, that he decided to inhibit since doubts about a judge's actions, whether well-grounded or not, had been raised. The way he or she avoids being misunderstood, his or her reputation for probity and objectivity is preserved. What is more important, the ideal of the impartial administration of justice is lived up to. So, ira-raffle ulit ngayon ito.
Siya pa galit. O, makita ko sa inyo, ha? Disappointed daw si De Lima. Siya pa galit. Sabi, if they are truly agents of justice, the panel of prosecutors should have proceeded to entrust the appreciation of their evidence through the crucible of a judge. Wow, ang arte ng salitaan dito, ha? Whose independence, impartiality, and courage to do the right thing have already been proven in the past, i.e. in my second case. Oy, paliw to si Laila De Lima. Oh my God, what the hell is that? Diyos ko. Brother Ellie! Mali ka niyan! Mali ka niyan, kapatid! Nasama-sama ang loob. Kasi bakit ito pinaltan yung judge na nagpapanalo sa kanya dati? Tapos ito na naman, naikipag-usap na naman siya sa taong bayan. At kaya ka na, ano eh, na kasuhan ng sub judice, di ba? Sila, ano, what's his name? Si Attorney Topacio. Nag-file ng ano, ng case kay De Lima dahil dun sa kakakuda niya sa publiko. Sana magtuloy-tuloy na lang yung second case niya na yun, no? Yung dagdag pala na kaso sa kanya. Para ano, para masaya. Ano mga klaseng utak yan, Laila De Lima? My goodness. Mga bobo! Mga bobo! Diyos ka. Yan, hanggang dyan lang kasi ang kaya. We will still see kung anong mangyayari dito sa Laila De Lima case. Feeling ko tatagal pa to ng mga 2 taon. Ang hindi lang natin sigurado dito ay kung ano yung ano magiging desisyon ng judge. Kasi mga kutsero, syempre bibigyan siya ng bagong huwes. Pag binigyan siya ng bagong huwes, edi mag-hearing ulit, pag-aaralan ulit yung kaso. Tatagal uli yan. Pag-aaralan pa ng judge yung kaso niya, babalikan lahat ng ebidensya, it will take time. Eh kung si Judge Buenaventura na lang kasi, o di walang issue. Sorry. Pinagtripan nyo kasi yung justice system natin. Eh. O di ano, kinain kayo ng sarili niyong sistema. Yan kasi ginawa nyo eh. Yan talaga. It happens. Good luck na lang, Laila De Lima. Good luck na lang sa'yo. At good luck sa future mo dyan sa ano. Sa, what do you call this? Sa detention center. Kasi mukhang magtatagal ka pa dyan. Kasi kung ano nung kalokong pinaggagawa niya eh. Kung tinanggap niya lang kasi yung unang judge, o di tuloy-tuloy na. 9 months tapos na yung kaso. Kaso hindi. Nag-inarte kayo. O di yan. Sorry kayo. Bahala kayo sa buhay niyo. Bahala kayo dyan. Hindi kaya ano, kaya nagpapatagal talaga siya para sa election 2025. Hindi kaya. Huwag na umasa, Diyos ko. Natalo ka na nga noong 2022 eh. Asa pa. Mahirapan eh. Mahirapan makapasok mga dilawang corn beef ngayon. Mahirapan talaga. Anyway. So, ganyan lang po muna tayo ngayon, mga kutsero. Ayan. Maraming pong salamat sa inyong pagsuporta, no? At maraming pong salamat sa inyong panonood sa ating ngayong gabi. Alright? So, bye everyone. See you tomorrow. Alright, bye.